naganap na ang joint press conference ni Senator Panfilo Lacson, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at dating Defense Secretary Norberto Gonzales, kasama ang kanilang mga running mates na sina Doc Willyong at Senate President Tito Soto III nitong Easter Sunday sa The Manila Peninsula Hotel. Di nakadalo rito si Senator Manny Pacquiao bagamat kasama umano siya sa mga lumagda sa joint statement na binasa ni Yorme Isko. Mapagpalang araw ka, Genius. Panibagong araw at panibagong balita na naman ang iyong matutunghayan. Ngunit bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa mga bago kong video. Maraming salamat! Naganap na ang joint press conference ni Senator Panfilo Lacson, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at dating Defense Secretary Norberto Gonzales, kasama ang kanilang mga running mates na sina Doc Willyong at Senate President Tito Soto III nitong Easter Sunday sa The Manila Peninsula Hotel. Di nakadalo rito si Senator Manny Pacquiao bagamat kasama umano siya sa mga lumagda sa joint statement na binasa ni Yorme Isko. Bago magsimula ang nasabing press conference, binasa ni Mayor Isko ang kanilang joint statement. Higit pa man sa resulta ng isang halalan, mas pinaiiral natin ang kalayaan ng ating taong bayan na pumili ng kanilang magiging leader. Ani ni Mayor Isko habang binabasa ang statement, nais naming makadaupang palad ang ating mga kababayan, alinsunod sa kagustuhan nilang mas lalo pa kaming makilala bilang mga kandidato. Salip na kami ay malayo sa kanila sa pamamagitan ng prosesong pang-elektoral. Magkakaroon ng pagkakaisa tungo sa pagnanais na kung ano ang kakahinitnan ng ating bansa. Kasama kami sa kagustuhan ng ating mga kababayan na magkaroon ng isang diwa na pagsasama na mananaig sa umiiral na bangayan at personal na misyon upang yakapin ang pagkakaisa para sa ikabubuti ng lahat na hindi lamang ang mga kataga o bukang bibig ang politika. Kami ngayon ay nangangako. Una, maninilbihan sa pamahalaan na kung sino man ang mapipili sa amin ng ating taong bayan na magiging susunod na pangulo at kami ay magsasanib puwersa ang anumang pagtatangka ng baloktutin ang totoong pagpapasya ng taong bayan sa pamamagitan ng paggalaw ng hindi kanais-nais o di kaya paglilimita sa malayang pagpili ng ating mga kababayan. Binigyang diin ni Domagoso na hinding-hindi sila magbibitaw sa kanilang kandidatura. At higit sa lahat, hinding-hindi kami magbibitaw sa kampanya. Ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy sa aming sariling kandidatura upang maging karapat-dapat na piliin ng sambayan ng Pilipino. Aniya. Samantala, nanawagan din si Yorme Isko na mag-withdraw na sa laban si Vice President Leni Robredo at lumutang hashtags na hashtag withdraw Leni at switch to Isko. Nabanggit ni Domagoso ang tungkol sa umano'y supreme sacrifice. If they are calling for supreme sacrifice, the yellow pink are calling for supreme sacrifice. Katulad ng sinasabi ni Secretary Norberto Gonzales, when somebody talk to him, hindi ang pinaka-supreme sacrifice, if you're not a good player to win, then you pay the supreme sacrifice you withdraw. Ani ni Mayor Isko. The same challenge that they are giving us to Senator Ping, to Secretary Norberto Gonzales, to Senator Pacquiao, now we're calling, be a hero. Withdraw Leni. Dagdag pa niya. Tinanong sa kanila kung kinukonsidera nilang mag-unite sa susunod na administrasyon para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ayon kay Senator Ping Lacson, kaya raw sila nagsasagawang press conference upang mabigyan ng choices ang mga tao na pumili ng susunod na pangulo. To unite under one candidate, we're falling into the trap of the particular candidate. They've been working on it for the longest of time, since the start yan ang effort nila. Aniya. Ibinahagi rin niya ng dalawang beses silang nag-usap ni Vice President Leni Robredo tungkol sa unification. Very clear, very obvious. Ang intention is to unite under her. And that is not unification as far as I am concerned. And that is the reason why we are here. We talk among ourselves to offer ourselves and let the Filipino people decide who they want to be their next leaders. Yun ang essence ng ating press conference today, dagdag pa ng senador.
Samantala, sumangat din si Domagoso, aniya face to face raw sinabi sa kanya ni Robredo na hindi siya tatakbong pangulo. I would like to reinforce the statement of Senator Ping. Yes, I was fooled also. In my face with the Vice President, she said so many times, 1,000 times, with all exaggeration, that she will never run for president. Aniya, she said it to me. Maybe to Senator Ping, but to general public, you ask. GMA7, they have so many document interviews that she will never run. So we're made to believe to unite. But we were fooled literally in our face. So that kind of person cannot be trusted. Dagdag pa niya. Kung ganun palang may masama ng intention from the beginning, hindi talaga pwedeng pagkakatiwalaan. Patutsada pa ni Domagoso. Matatanda na nagkaroon ng unity talks sa pagitan ng mga presidential aspirant kasama si Vice President Leni Robredo, ngunit hindi ito nagtumbay kaya't naghain ng kandidatura sa pagkabangulo si Robredo. Iginit din ni Mayor Isko na hindi raw mapagkakatiwalaan si VP Leni dahil nagsabi na ito noon na hindi ito tatakbo sa pagkapangulo. Subalit binali umano nito ang mga naunang pahayag. Sinugundahan naman ito ni Director General ng Film Academy of the Philippines na si Vivian Belles sa kanyang sunod-sunod na Facebook post. Kilala si Vivian bilang taga-suporta ni Mayor Isko. Ang sinusuportahan naman niyang pangalawang pangulo ay si Unity Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte. Pinangalanan ni Vivian na tinutukoy umano na nagpapaatras sa kanila ay kampo ni Vice President Leni Robredo. Bagamat ayon kay Senator Lacson, mga taga-suporta ni VP Leni ang talagang nagsasabi nito, "Be a hero, withdraw, Leni. If you are not a good player, you play the supreme sacrifice, you withdraw," Moreno says. Senator Ping Lacson, Noberto Gonzales says it was the camp of Robredo who asked them to withdraw. Pahayag ni Vivian. Sa isang FB post, bumira pa ang aktres from the Unity Press Con. Leni Camp asked most of the presidential candidates to do the supreme sacrifice by withdrawing their candidacy. Watch how the pink ones will try to spin this revelation. Pink and yellow ad homonym starts now. Hashtag Buking Silotang. Hashtag Leni Withdraw. Pinahagi rin ni Vivian ang isang art card na naglalaman ng resulta ng Social Weather Station o SWS pre-election survey kung saan 57% ang nakuhang trust rating ni Isko, samantalang 46% naman si BBM. Sinagawa umuno ito noong Enero 28 hanggang 31 na isang national survey. Gayunman, sinabi rin ni Moreno noong nagkaraang taon na wala siyang planong tumakbo bilang presidente. Don't forget to like, share, and subscribe para mas updated ka sa mga susunod naming videos.